Good morning mga ka-farmer at welcome back sa ating channel. Sa ngayon mag-update muna tayo sa inyo sa ating baboyan at sa iba rin nating ginagawa tungkol sa dito sa probinsya. So meron din tayong tinanim na palay dun sa lupa na narentahan natin. So update ko kayo kung ano ng status kasi nakapagtanim na kami nung nakaraan. At kumusahin natin kasi medyo hindi po nag-uulan at medyo tuyo yung lupa, nagka-crack na yata. So kailangan natin magpatubig. Hindi rin po ako yung gumagawa doon. Meron din yung pinsan ko, yung pinsan-in-law si Ernie, siya po yung nag-aasikaso doon sa palayan. Pero kumusahin natin, nandito siya eh. So kailangan kasi ng pangbili ng diesel tsaka ng fertilizer. So kailangan nating suportahan yung mga gastusin sa palayan. So sige, samahan niyo kami nandito. Dumaan muna ako sa ilog, hugas ng paa. Ito pala yung ilog namin. Ayan. Ito yun. So hugas muna ako ng paa papunta doon. Ayan. O ngayon po kasi medyo limited yung galaw namin. Naka-lockdown po yung Aklan, yung bayan namin. So halos lahat po ng bayan naka-lockdown, pati yung buong probinsya mismo. At dahil sa pagdami ng COVID, so mahirap kumilos ngayon. Hindi basta-basta. Kaya stay at home tayo para safe din. Pero yung mga essential kagaya nito, yung sa pagtatanim at sa mga pag-aalaga, okay naman po. So binibisitahan ko siya umaga. So tingnan natin, samahan niyo ako. Ayan, eto na po yung daan papunta dun sa palayan. Naipakita na rin po namin to sa previous video, yung lumusong kami para maglinis ng palayan. Pero syempre hindi nyo nakitang naglinis, hindi ko po nagawa yun. Bali tayo lang po yung nag-oversee at sumusuporta sa finances. Ayan, nagpapatubig na yata sila Ernie ngayon. Si Insan Ernie kasi yung ano natin, parang kasama talaga dito. Para hati kami sa magiging ani. Ayan. Ito po yun. So mula sa kalsada, mula dun sa ilog. Ito. Malapit lang naman. Mga 3 minutes walk lang po ito. Tatlong minuto, hanggang limang minuto. Pwede ipasok yung motor. Ayan, nandito na yung motor ni Ernie. Ayan, nagkapatubig na po sila. Dahil nga po, tuyo yung palayan. At uhaw yung mga tanim na palay. Ayan. So, patubig tayo. Maganda naman, malapit sa ilog. Ayan. Malapit lang sa ilog. Dito, diretso na yung tubig. Ayan si Insan. Ayan patubig si Insan dahil tuyo nga yung palay. Ayan, tama nga na magpatubig. So, ayan po. Ayan, may hose na. So, yung makina hindi po sa amin, hinihiram lang namin. Tapos yung diesel, yan. Yun yung binibili. Ayan. So, hanggang dun po yan. Tapos, kakalat na lang dito yung mamaya. Yung tubig kasi kita nyo po crack na yung lupa. Sabi nga ni Insan kanina, crack na nga yung lupa. Ayun, kitang-kita naman, no? wala nang tubig kasi nga ilang araw na pong hindi hindi umuulan. Kahit nga kami doon, ini-expect namin sa bahay umulan kasi medyo mahirap yung tubig ngayon. At kailangan yung ulan. Kung kailan siya kailangan, medyo nawala si ulan. Eh dapat June maulan na po ito eh, mga ka-farmer. So mukhang nagkakait ng ulan ngayon ng ating panahon. Ayan, no, clear yung langit. Kahapon medyo kumulog-kulog na, pero hindi natuloy, wala. So, ayan po. Kaya kailangan magpatubig. Kawawa yung mga tanim natin. Tapos, pagkatapos magpatubig, fertilizer. So, ito po yun. Nataniman na. Nakaraan, nakita nyo, puro damo pa. Nililinisan ito nung nakaraan nila Ernie. Ito ngayon, may tanim na, malalaki na sila. So ito po yung lugar. At kung bumaha naman dito, yun nga lang, malapit kami sa ilog. So ayan, ilog na kagad tong nasa likod ko. Pag tumaas yung tubig at umapaw, nandito talaga sa palay natin. So yun lang yung risk ng lugar na to, dahil malapit lang talaga sa tabing ilog. So yan po yung update natin sa pagtatanim ng palay. Pero hanggang ano po to? 90 days po bago siya anihin. So mga 3 buwan.
85 days lang. 85. Oh, 85 na lang pala. 85 days, mabilis po itong binhi ni Insan na nakuha, kaya hindi ganun katagal yung paghihintay para umani. So, mag-update po kami dito sa patuloy na mga activities sa pagpapalay. At makikita nyo rin po kung hanggang kailan at ano yung aanihin. So, tungkol naman sa baboy, update ko po kayo sa status nila. So, ayan po, nakita na natin yung update sa palayan. Papatubig si Insan Ernie. And then, bukas, apply na ng fertilizer. Ayan po. So, yung sa baboy natin, tuloy pa rin po yung pagkain nila ng ating finisher. So, hoping na lumaki-laki sila para itong katapusan maibenta natin at malaman natin kung gaano sila kabigat. Ayan. And then, papakita ko sa inyo yon para alam ko inaabangan nyo rin yung moment na pagbenta natin. Sa ngayon kasi medyo hirap pa yung mga buyer. Nagko-contact na rin ako ng mga buyer pero hirap pa yung pagkilos papunta dito galing doon sa norte, bandang Kalibo, yung mga biyahero. So yung schedule kasi nila dito sa Aklan limited lang. Isang beses lang sa isang linggo yung biyahe ng mga biyahero galing Manila, yung mag-i-import papunta doon. Yun kasi yung mga maganda magpresyo eh. Kapag dito sa market lang, sa bayan lang o Karatig bayan, medyo mababa. Sa ngayon po, update ng presyo ng kilo ng baboy na buhay. Ang pinakamataas po, kapag 80 kilos and above, nasa 120 pesos na lang. yun nga, medyo malungkot po tayo. Pero okay na rin yan, kaysa wala po. Nakaraan kasi napakaganda ng presyo natin, nasa 150. Nakaraang buwan. Ngayon, 120 pesos po yung per kilo natin. Kung 80 kilos pataas. Pag 70 kilos lang at hanggang 79 kilos, presyo nila ay nasa 110 na lang. Kasi less than pesos yan bawat bagsak ng 10 kilo. So, ayan po. Hindi ako nakapunta ng baboyan ngayon at nandito ako sa sa palayan. Kaya kung nagustuhan niyo yung ating update sa araw na to, alam ko gusto niyo na makita yung mga baboy din natin. Sa next video pakita ko sila sa inyo at i-share niyo rin po itong video sa mga kaibigan ninyo. Subscribe na rin kayo kung gusto niyo po yung mga video na pinapalabas natin at nag-aabang din kayo. Click niyo lang yung subscribe button at notification bell. So, sa panahon po ngayon, ingat po tayo lagi. Medyo marami po yung virus. At God bless po sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Salamat!